wa yu'raful ikhwa 'indal mirath. Makikilala ang tunay na mga kapatid sa oras na paghahatian na ang kayamanan na naiwan ng magulang. Dito talaga minsan ang usaping salapi, pera, nagkakawatak-watak, napuputol ang unayang magkakapatiran kapag pera na ang usapan. Dahil meron din ng kasina, limang magkakapatid, pitong magkakapatid na yung isa ay masama dahil kinakamkam lahat, vinuvul, ginagaw, may kawalan ng katarungan, dinadaya ang kanilang mga kapatid, sakim, pinagkakaitan. Tandaan yung Islam, lahat may batas. Papag sa oras ng mirath, pagka paghahati-hatian, magsangguni kayo sa ulama. Halimbawa, may kayamanan ang inyong magulang na naiwan. Kapag kayo ay magkakaroon ng meeting, tayo ay mga Muslim, paghati-hatian natin ang kayamanan batay sa Quran at Sunnah, batay sa Islam, Sharia. Ano yung sinabi ng Islam? Ukol sa paghati-hati ng salapi o kayamanan, kumuha tayo ng ulama at siya, sila o siya ang maghatol sa atin. Yan ang mga Muslim. Hindi mo, ikaw ay nakakatanda, ay dadayain mo yung mga nakakabata o di kaya pagkakaitan nyo yung mga babaeng kapatid. Subhanallah. Hindi ganyan. Obligado. Kailangan idaan sa relihiyong Islam ang paghati-hati ng kayamanan para hindi nagkakaroon ng conflict. Hindi napuputol ang ugnayan. Kaya subhanallah, nasusukat talaga ang tunay na magkakapatid sa oras na pinaghati o sa oras ng ang pinag-usapan ay salapi o pera. Subhanallah.